Magandang araw sa lahat kong manonood at tagapakinig. Maligayang pagbabalik at welcome sa lahat ng mga bago pa lang sa Pilipinong Curious. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang PK. Ako po ay regular na magbabahagi sa inyo ng mga nakakakilabot at malagim na true crime story. Sa videong ito, ay tatalakayin naman natin ang isang kwento na nangyari pa sa kasaysayan ng Rusya taong 1756 hanggang 1762. Ang kwentong ito ay patungkol sa kilabot na babaeng serial killer na si Darya Saltykova. Ang mga alipin niya sa mansyon ay sunod-sunod na lang naglaho. Umabot pa ng ilang taon bago inimbestigahan ang misteryosong nangyari. Naging biktima pala sila sa makasalanang kamay ni Darya. Sa panahong ito ay siya na ang pinakamasama at pinakamalupit na babae sa buong bansa. Dahil umabot pa ng 138 ang kanyang mga nabiktima. Dahil dito ay nakilala siya bilang isa sa mga notorious na serial killer sa bansa. Ang kasong ito ay naging inspirasyon pa sa mga palabas sa telebisyon, teatro at mga libro sa kasalukuyan. Sa pagpatuloy natin sa kwentong ito ay malalaman natin ang buong katauhan ni Darya, paano nagsimula ang kanyang kasamaan at kung ano ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Sa kwentong ito ay puntahan naman natin ang Imperial Russia. Ang imperyong ito ay itinatag ni Peter I noong 1721. Ito ang pangatlo sa pinakamalaking kaharian sa buong mundo. Pumangatlo ito sa kaharian ng Britanya at Mongolia. Bago nahati-hati ang Imperial Russia, ito ay may 22,800,000 kwadradong kilometro ang laki. Tinatansyang may mahigit 100,000 ang populasyon dito. At dito nga sa kahariang ito, ipinanganak ang notorious na babaeng serial killer sa buong kasaysayan ng Russia. Ito ay si Darya Ivanova Saltykova. Ipinanganak sa Moscow noong 22 ng Marso taong 1730. Ang kanyang mga magulang ay sina Anna at Nikolay Ivanov. Ang kanilang pamilya ay nabibilang sa isa sa prominente at pinakamayaman sa bansa. Ngunit sa panahon ding ito ay hindi pa masyadong maunlad ang Rusya. Kaya mas marami ang taong nabibilang sa mahirap na pamilya. Ang pangunahing pangkabuhayan lang dito ay ang pagsasaka at ang pagsisilbi sa mga mayayamang pamilya. Mababa ang ekonomiya sa panahong ito dahil ang mayayaman ay hindi kinukolektahan ng tax. Kaya mas lalong naaapektuhan ang mga mahihirap. Si Darya ay isa na sa pinakamaswerteng bata sa Rusya dahil ipinanganak siya sa mayamang pamilya. Lumaki siya na ipinagkaloob sa kanya ang lahat, mga laruan, damit at alahas kahit siya ay bata pa. Ang mayayaman naman sa Rusya ay nasanay na merong tagapagsilbi. Si Darya rin ay binigyan ng kanyang mga magulang ng maraming tagapagsilbi. Lumaki siya na araw-araw ay may inuutusan. Habang nagdadalaga na siya, ay may ilalarawan naman siya na napakagandang babae, maayos manamit at napakasopistikada. Kaya sikat siya na dalaga sa Rusya. Dahil nasa hustong gulang na si Darya, ay ipinagkasundo siya ng kanyang mga magulang na ipakasal sa isang lalaki na may katandaan na. Nagmula din ito sa mayaman at prominenteng pamilya ng Rusya. Ang lalaking ito ay si Gleb Saltykov, nagmamay-ari ng napakaraming ari-arian sa iba't ibang bahagi ng Rusya at ilang taon din ang agwat ng edad nila. Si Gleb ay isang konde, kaya si Darya ay naging kondesa na rin. Mas lalong umaapaw ang kanyang yaman nang ikasal siya sa lalaking ito. Nagkaroon naman sila ng 2 na lalaki. Ito ay sina Theodore, ipinanganak no 1750. At si Nicholas, ipinanganak noong 1751. Malaki ang kanilang mansyon at ari-arian, kaya mas nadagdagan pa ang bilang ng kanilang mga alipin. Tinatawag din silang serf. Ang serf ay katumbas sa pinakamababang uri ng mga trabahador, na kung saan ay nagtatrabaho sila sa mga mayayamang pamilya para may makain kahit isa
o 2 beses sa isang araw. Napakalaki ang ari-arian nila ni Darya, kaya tinatansyang umabot ng mahigit 600 ang mga alipin nila. Ilang taon na ang lumipas, ay nasa katandaan na si Gleb. Madali na itong kapitan ng mga sakit-sakit. Kaya noong 26 na taong gulang na si Darya, ay pumanaw ang lalaki. Maagang naging byuda ang kondesa. Sa panahong ito ay si Darya na ang pinakabata at pinakamayamang byuda sa buong imperyo ng Rusya. Naiwan sa kanya ang napakalaking ari-arian ni Gleb, ang mansyon at ang iba pang mga nakakalulang yaman nito. Si Darya na din ang nangangasiwa sa lahat, maging man sa daang-daang mga alipin nila. Isa din siyang relihiyosong babae, kaya regular din siyang bumibisita sa simbahan at mga monasteryo. Hindi din siya pumapalya sa pag-aabuloy ng malaking halaga dito. Sa mga taon na lumipas, si Darya ay nasa katanghaliang gulang na. Nakatuon lang siya palagi sa pangangasiwa ng kanilang mga ari-arian. Napapansin ng karamihan na malungkuti na siya at walang kabuhay-buhay. Ngunit ito ay nagbago nang may nakilala siyang isang gwapong binata. Ito ay si Nikolay Tiotchev. Napakagwapong binata, kaya madali lang nahulog ang loob ni Darya dito. Ngunit mas bata pa ito ng ilang taon sa kanya. Gayunpaman ay nagkaroon pa rin sila ng relasyon. Labis-labis naman ang pagbibigay ni Darya ng atensyon sa bago niyang pag-ibig. Dahil sa binatang ito ay nagkakulay ang nooy malungkot niya na buhay. Para sa kanya ay si Nikolay na ang buhay niya. Ngunit ang pag-ibig na ito ay panandalian lang pala. Dahil umabot sa kaalaman niya na meron pala itong ibang karelasyon si Nikolay. Ito ay sa katulad din itong bata rin, sa isang magandang dalagita. Ang masakla pa ay pinakasalan ito ni Nikolay sa tago. Ngunit nakarating din ito sa kanyang kaalaman. Dahil dito ay sukdulan ang galit at paninibugho ni Darya. Dahil sa kapangyarihan niya ay ipinatugis niya ang 2. Para makapaghiganti ay gusto niyang patahimikin ng tuluyan ang 2. Sa kabutihang palad ay nakatakas si Nikolay at ang kanyang asawa. Nakitira muna sila sa isang kabag-anak sa Moscow. Walang araw na hindi sila ipinahahanap ni Darya. Sa takot nila na baka sila ay matuntun pa, ay lumikas na sila sa malayong rehiyon ng Rusya, kung saan ay hindi naaabot pa ang mga galamay ng kondesa. Sa mga buwan at taon na lumipas, ay nagbago na ang ugali ni Darya. Nawala na sa kanya ang pagiging sopistikada na babae. Kumukupas na din ang kanyang kagandahan. Naging bugnuti na siya na babae. Mahirap na siyang pakiusapan. Madali na siyang magalit. Ang kanyang pinagbubuntunan pa ng galit ay ang kanyang mga alipin. Walang araw na hindi sila nakakatikim ng bunganga ng kanilang amo. Ngunit mas lumala pa ang ugali niyang ito. Nagagalit siya sa walang tamang kadahilanan. Halimbawa na lang nito ay kahit na kailang linis na ang kanyang mga alipin sa buong mansyon, ay hahanap at hahanap pa rin siya ng rason at sasabihin kulang pa ito sa linis o di kaya ay may dumi pa daw siya na nakikita. Naging mapanakit na siya na amo. Pinaparusahan niya sila sa magkakaiba at pinakamalupit na paraan. Bilang parusa, ang iba ay hinahagisan o binabato niya ng mga panggatong. Minsan ay gumagamit din siya ng latigo. Pinaparusahan niya sila ng mahabang oras. May iba pa na puwersahan niyang pinalabas sa poder niya kahit malamig na at nagninyebe ang paligid. Sa ibang araw naman ay gumagamit siya ng kumukulong tubig bilang parusa nila. Ang nakakabahala ay kadalasan mga babae ang kanyang mga pinagmalupitan. Sila ay ang madalaga o may mga asawa na. Kahit pa nga ang may dinadala sa sinapupunan ay pinagmalupitan din niya. Ang masakla pa ay inaraw-araw ito ni Darya. Ginawa na niya itong libangan. Labis siyang nasisiyahan sa kanyang mga masamang gawain. Naging musika para sa kanya kapag may umiiyak at nakikiusap sa kanya. Ang gawain niyang ito ay nagpatuloy na nagpatuloy hanggang hindi na nila kinaya pa ang sakit at lumisa na sila sa mundong ibabaw. Ang nakakalungkot
Ang iba sa mga biktimang ito ay may mga kapatid, asawa at kamag-anak pa na nagsisilbi rin sa poder niya. Ipinapakita pa sa kanila mismo ni Darya ang nakakasuklam niyang ginagawa sa kanilang mga kamag-anak kapag sila ay pinaparusahan na. Dahil nagsisilbi lang sila, ay sila din ang tagalinis sa lugar at tagaligpit ng mga lumisan ng mga kasamahan at kamag-anak nila. Nangangamba sila na maaaring sa sumunod na araw ay babaling ang atensyon ng amo sa kanila at sila na naman ang pagmalupitan nito. Dahil dito ay isinumbong na nila ito sa otoridad. Inireklamo nila na araw-araw ay may pumapanaw nilang kasamahan o kamag-anak dahil sa pagmamalupit ng kanilang amo na si Darya Saltykova. Ngunit ang kanilang mga sumbong ay binaliwala lang ng mga otoridad. Dahil nga ang pamilyang Saltykova at Ivanova ay makapangyarihan at konektado rin sa may mga mataas na posisyon sa imperyo ng Rusya. Dahil dito ay mas lalo lamang silang pinarusahan ni Darya nang malaman ng babae na isinumbong pala siya sa otoridad. Kaya natakot na ang karamihan na magsumbong pa. Wala na silang magawa. Tiniis na lang nila ang kalupitan ng kanilang amo. Inulit ito ng inulit ni Darya. Araw-araw ay may pinapatahimik siya na naninilbihan sa kanya. Hindi na mabilang pa kung ilan na ang mga itinatapon sa hukay. Naging saksi ang karamihan sa malagim na sinapit ng kanilang mga kasamahan. Hindi nila lubos maisip kung bakit ginagawa ito ng amo nila. Gayo'y pinagsisilbihan nila ito ng mabuti at maayos. Sa taong 1762, sa pangamba na baka maubos sila ng kanilang amo, ay may tumakas na iilang alipin. Sila ay ang mga asawa at kamag-anak ng iilang kababaihang pinatahimik ni Darya. Mula sa Moscow ay nilakbay nila ang St. Petersburg. Kahit sa sobrang layo nito, ay kanila itong tiniis para makita at makausap nila si Empress Catherine the Great, ang pinakamakapangyarihan sa buong Rusya. Isinumbong at inireklamo nila dito ang malupit nilang amo. Si Catherine the Great ay nasa proseso pa para sa pagbabago ng Rusya. Ngunit naniniwala siya sa makatarungan na batas at karapatan ng bawat mamamayan. Kaya dahil sa sumbong na ito, ay nabigyan ng atensyon ni Empress Catherine ang misteryo sa mansyon ni Darya. Pinaimbestigahan agad ng kamahalan ang poder nito. Sa pagpatuloy ng imbestigasyon, ay isa-isang tinanong ang mga naninilbihan dito. Una ay wala pang nagsasalita ng mga nakaligtas na biktima at witness. Takot silang magbigay ng mga ebidensya. Dahil sa pangambang, sila na naman ang parusahan. Ngunit pinangakoan sila ng ipinadalang investigador ng kamahalan. Sinabi nitong gagawin nila ng maayos ang trabaho. At isa pa, bantay sarado nila si Darya para maipagpatuloy ng maayos ang investigasyon. Kaya isa-isa na silang lumabas at nagpahayag ng mga nasaksihan nila. Nalaman ng mga investigador ang mga nakakakilabot at kasuklam-suklam na gawain ng kondesa. Nalaman nila na sa loob ng 7 taon ay umabot ng 138 ang kaso ng mga pumanaw na alipin sa puder ni Darya. Karamihan sa kanila ay mga babae, edad 10 at pataas. 3 lang sa bilang ng mga biktima na ito ay mga lalaki. Nalaman din nila ang iba't ibang klaseng paraparnalya at paraan ng kondesa para sa natatanging libangan nito na parusa. Nang kinumprunta nila ang makasalanang babae sa mga ebidensya, ay hindi rin ito nagsisisi sa ginawa. Kahit relihiyoso pa ito, ay hindi din ito nangumpisal sa ipinadala nilang pare. Bagkos ay malakas pa ang loob nito na hindi siya paparusahan. Dahil daw ay may katungkulan at makapangyarihan siya na babae sa Rusya. Ang nag-iisang tanong ng karamihan ay kung ano ang nag-udyok nito na gawin ang malagim na krimen. Ngunit sa mismong araw ng paglilitis ay nalaman ng lahat ang mga nakakasuklam niyang revelasyon. Nalamang kinamumuhian pala niya ang lahat ng mga kababaihan, lalong-lalo na't kung ito ay nasa kabataan pa at maganda. Ang tingin pala ni Darya sa kanila ay kakompetensya sa kagandahan at kalalakihan. Doon pala ito nagsimula noong pinagtaksilan siya ng bata niyang karelasyon na si Nikolay, kung saan ay pinagpalit siya sa bata at magandang dalagita. Umaapaw pala ang galit at paninibugho ni Darya
kapag nakakita siya ng mga babae. Lalo na't kung ang mga ito ay mas bata pa sa kanya. Ang tingin niya ay nasasapawan siya ng mga ito. Patuloy pa rin hindi pinagsisisihan ni Darya ang kanyang ginawa. Ang pag-aakala niyang hindi siya mapaparusahan ay hindi kailanman mangyayari dahil mismong ang kamahalan ay nagalit na sa kanyang ginawa. Sa araw na ito ay napatunayang guilty si Darya Saltykova. Kagustuhan ng karamihan, lalong-lalo na ng pamilya ng mga biktima, na siya ay parusahan ng death penalty. Ngunit hindi ito mangyayari. Hindi pa sigurado si Empress Catherine the Great kung ano ang ipaparusa niya dito. Dahil tinanggal na pala sa batas noong 1754 ang parusang ito. Kaya sa Oktobre ng 1768 ay may pinalang desisyon ang kamahalan. Ginawa niya itong habang buhay na pagkakulong. Bilang parte ng parusa ay dinala at ikinulong si Darya sa isang madilim at walang bintana na Bartolina. Sa loob ng 32 na pagkabilanggo niya, Nobyembre ng taong 1801 ay pumanaw naman si Darya Saltykova dahil sa natural na sakit. At dito po nagtatapos ang nakakasuklam na kwento ni Darya Saltykova, ang notorious na serial killer sa kasaysayan ng Russia. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood.